Lods, pa-motivate naman sa mga taong tamad. Ay, huwag na kayo magtrabaho. Kasi nakakapagod yan eh. Iniisip mo pala nakakapagod na, kaya huwag na rin kayo mag-isip. Kasi makakapagod yung isip nyo eh. Diba? Tapos huwag na rin kayong kumain. Kasi nakakapagod rin kumain. Kaya dapat, wala kayong gagawin. Pero nakakapagod rin kasi na wala kang gagawin eh. Kaya ang gagawin, focus ka lang, punyeta ka. Diba? Tamad ka, diba? Pero huwag na huwag kang magreklamo sa gobyerno. Kasi nakakapagod rin magreklamo sa gobyerno eh. Diba? Pero dapat, huwag ka rin humingi. Kasi nakakapagod din eh. Hingi ka lang ng hingi. Nakakapagod din maghingi. Diba? Tapos huwag kang pumila. Pag may bigayan ng ayuda, huwag na huwag kang pipila. Kasi nakakapagod din talaga pumila. May stress ka, sobrang tagal. Kaya kung tamad ka, dyan ka na lang. Pero nakakapagod rin kasi kung dyan ka na lang eh. Ako na, stress na ako sa'yo ha. Punyeta ka, magbago ka na nga, magtrabaho ka na lang. Para wala ng gulo. Diba? Tapos, tamad ka diba? Huwag na huwag kang mangangarap. Sayang yung pangarap. Ibigay mo na lang sa iba, yung pangarap mo. Hindi mo na rin magagawa yan eh, kasi tamad ka, ngayop ka. Ano ba pangarap mo? Diba wala? Maging tamad ka, yun lang. Focus ka lang dun. Sa kung yan ka na. Diba? Wala kang ibang gagawin. Kasi kapag nagtrabaho ka na, wala na. Masipag ka na yan, hindi ka na tamad. Kung natrabaho ka na. Diba? Kaya huwag ka magtrabaho kung tamad ka talaga. Bakit ka magtatrabaho? Isipin mo nga. Tamad ka, diba? Bakit ka magtatrabaho? Sige, isipin mo. May isip ka ba? Eh, total, wala ka namang isip. Nakakapagod rin talaga mag-isip. Kaya, wala ka ibang gagawin. Ang gawin mo na lang, huwag kang gumawa. Diba? Diyan ka na lang. Huwag ka na mangarap. Ibigay mo na lang yung pangarap mo sa iba. Sayang yung mga pangarap. Nasayang lang sa'yong hayop ka. Sabi mo, ang taas ng pangarap mo. Pero ang tamad-tamad mo naman. Diba? Anong gusto mo? Easy win? Ha? Walang ganun. Sa luto lang may ganun. Pero grabing tsamba mo na yun. Ako, nakailangtaya na ako sa luto eh. Missing ko, wala nga akong panalo. Isipin mo yon kung nag-iisip ka. Oh, anong iniisip mo? Magtatrabaho ka na ba? Ay, wag. Kaibigan, wag. Mapagod ka, kaibigan. Wag. Tapos kapag nagutom ka, yan yung problema ngayon. Kasi tamad ka, mamamatay ka talaga. So anong iniisip mo? Magtatrabaho ka na ba? Ay, wag. Umasa ka na lang sa bigay, makapal naman yung mukha mo eh, di ba? Patugang ka, di ba? Di ba? Magpalaki ka lang dyan, ano mo? Wala problema, tamad ka eh. Doon tayo sa tamad ka lang. Di ba? Pero may second option ka eh. Kasi may gagawin ka pa rin talaga, kahit tamad ka. Di ba? Eh kung wala ka na makain, dyan ka pa rin baba, hindi ka hingi. Eh, hingi ka talaga. Pumunta ka ng barangay. Umasa ka doon, humingi ka ng ayuda. Tiisin mo lang muna yung katamaran mo. Di ba? Nakakapagod kasi kung pumunta ka, hingi ka. Pero okay lang yan. Eh kasi hindi ka makakain. Mauguto, mamamatay ka. Kaibigan, mamamatay ka. Ngayon, pag hindi ka binigay ng barangay ng ayuda, ipabarangay mo yung barangay nyo para patutahin ka ng mga tano doon. Di ba? Diyan na eh, tamad ka eh. Sarili mo yan, wala ka dapat ibang ginagawa. Kasi nakakapagod rin talaga kung may gagawin ka. Isipin mo, kung wala ka rin ginagawa, nakakapagod rin talaga. Kaya ano ba talaga? Magtrabaho ka nalang, ayop ka. Hindi yung asa ka ng asa kahit kanino dyan. Laki-laki mo na. Asa ka pa rin, ano ka, swerte. Pero alam mo dapat, huwag kang magsisi. Huwag ka rin manisi. Kasi sisihin mo yung gobyerno, sisihin mo yung magulang mo kung bakit ka nahihirapan, sisihin mo yung mga sa tao sa paligid mo, mahirapan nga eh. Tsaka nakakapagod rin talaga kung manisi ka ng manisi. Isipin mo nakakapagod din yun. Sisihin mo sila. Wag na, hayaan mo na lang. Diba? Pero nakakapagod rin talaga kung hahayaan mo na lang. Kaya hindi ko na rin talaga alam, punyeta ka, magtrabaho ka na nga lang.